Hi everyone, this is Daisy and welcome to my channel. Please do not forget to like, share and subscribe. For today's video, I am going to fix some of my old arrangement in wooden and white pot. These arrangement are placed in our veranda and it is a rain or shine area. So let's start. Ang weather namin ngayon dito sa Silang Cavite is cloudy and it might rain. So, ito yung mga pots na aayusin natin. So, we have 4 white pots and 4 wooden pots. Yung iba naman, hindi ganun kahirap ayusin kasi I think we just have to remove dried leaves and yung mga nagrot. And then, we put a new top dressing. And then, as you can see, iba namatay na yung mga saklat na nakalagay. So, we have to replace it lang para maganda yung pot pag puno siya ng mga succulents. So, unahin natin itong isang wooden pot. So, tanggal na natin ng dried leaves. And then, yung echeveria na ito, kahit wala siyang roots, may dalawang maliit na baby siya. So, lilinisan ko lang yung roots. And then, ibabalik ko siya dito sa pot na to. Kasi sayang naman. So, linisan lang natin. Brush. And then, let's soften the soil. Kasi medyo matigas na siya kasi nasa rain or shine air siya. So, ang gagamitin natin to fill up the empty spaces is the Graptopetalum mendocin na kinat natin yesterday sa paglilinis natin sa may front area ng aming house. So, naglagay din ako ng propagation ko ng donkey's tail. Ilagay natin sa may back part ng wooden pot and then let's put the echeveria na tinanggal natin. And then, let's fill it up with mendocin. So, ang gagamitin ko palang top dressing for all the arrangement today is black sand. So, ayan, tinanggal ko ulit yung nilagay kong Graptopetalum mendocin kasi naisip ko dapat pala dressing muna yung nilagay ko kasi baka sumingit dun sa mga rosette ng Graptopetalum mendocin yung sand. So, mas mahirap siyang tanggalin. So, yun lang. Tinatanggal ko lang yung mga lower leaves nung Graptopetalum mendocin para mas madali siyang ituso kasi dito sa pot kapag mahaba yung stem niya. So, the first pot is done. Let's go to the next one. So, ito, ganun din. Same lang din. Itong echeveria na nakapot dito is hindi na siya makakasurvive. So, let's soften the soil and remove merong maliit na weeds. So, ang hirap tanggalin pero kailangan natin tanggalin kaysa lumaki pa siya at mag-ugat pa siya dun. Ayan. And then, we have to fill it up again with the top dressing na black and then we have to fill it up with the mendocin na meron tayo. So, ganun lang guys ang gagawin natin paulit-ulit. Tatanggalin natin yung mga dried leaves and then soften the soil and then itutusok natin yung Graptopetalum mendocin sa mga empty spaces. So, we're finally done with our second pot. As we end fixing our second pot, humuhos na yung ulan. Ayan, yung sa swing area natin na cactus and succulent arrangement there. Together with the Fred Ives and Sedum Adolphi. Ayan, nauulanan sila and happy na naman sila. Sana wag maghapon yung ulan para hindi naman sila masyadong mababad sa tubig ulan. So, let's go to the third pot. So, ayan, ganyan pa rin. May namatay na naman na
equiver yung maliit. Kasi ang nilagay ko lang dito before is yung mga equiver yung maliliit. Yung mga cuttings, yung para mga babies na nakukuha ko sa mga succulent ko. Yun yung nilalagay ko dito sa maliit na pot na to. Kasi maliit lang talaga yung wooden pot na to. I think it's around 5 inches lang yung haba niya. Tapos hindi din ganun kalalim yung pot. Tapos yung wooden pot na to, nabili ko nga pala to sa Lazada. I think around 200 to 300 pesos each. Ito yung vlog ko yesterday. Ito yung may flower na color yellow na dalawa. Ayan. So, inayos ko na siya kasi na-vlog ko naman na yung flower niya. So, i-fill up lang natin ng Graptopetalum mendocei. And actually, mauubos yung Graptopetalum mendocei na kinuha nating cuttings yesterday from the white pot sa harap ng house. So, kukuha ako ng Myrinae. Since naulan, hindi ako pwedeng kumuha dun sa mother plot natin na nasa swing area. So, kukuha ako dun sa head platter na nandito sa may gilid ng garahe natin. Hindi masyadong nauulanan. So, yung mga leaves na makukuha natin, na nakuha natin from Graptopetalum mendocei, ilalagay natin yan sa mga pot kung saan natin pwede silang maipropagate dun sa may mga empty spaces pot na arrangement. So, ayan, let's fill up the small spaces and then it's finally done. So, the third part is done. Then, we have to go to the next one. So, eto, ayan, hindi na nga siya rooted, diba? So, gamitin na lang natin to, itong equiveria na to for propagation. Tanggalin natin yung malalaking leaves sa ilalim and then then lagyan natin ng soil kasi medyo kulang yung soil and then ipropagate natin yung leaves na nakuha. So, ayan. Diyan lang muna siya for a week bago ko siya ilagay sa rain or shine area. So, ito. Pinalambot ko lang yung soil dito sa around the zebra. Actually, zebra plant yung nakaplant dito. Ayan. Mabilis naman buhayin yung zebra plant. Basta, huwag kayong bibili ng masyadong maliit na size. Kasi, minsan mahirap silang alagaan pag maliit. So, mga medium size, mas madali silang mag-roots pag bibili kayo sa online seller. So, yan. Kumuha ako ng maliit na equiverian. Kasi dati equiverian din naman yung nakalagay dyan. So, ayan. The fourth pot is done. Go to the first white pot. So, ayan. Stem rot na siya actually. Pero, kailangan nating tanggalin yung roots niya sa ilalim. Kasi, well-rooted na tong nag-stem rot na succulent na to. Actually, hindi ko matandaan yung pangalan niya, pero ka-family siya ng Mother of Millions. Yung bang nanganganak doon sa mga downs sa top, tapos kahit saan, pag nalipad sila ng hangin, mabilis silang tumubo hanggang sa ikaw na magsawa sa dami ng babies na binigay sa'yo. Ayan. So, ayan, meron Graptopetalum mendocei din doon. Hindi ko na tatanggalin sa yung soil sa paligid niya para well-rooted na din siya pag binalik natin. So, ayan. As of now, tinatanggal ko yung mga roots. Ang daming roots nung Mother of Millions na yun. Ibabalik natin yung Sedum Adolphin na kinuha natin. So, isang malaki, isang maliit. Ibalik din natin yung Super Bomb dyan sa may gilid. Ayan. And then, nagdagdag din pala ako ng soil dito kasi nga, di ba, maraming soil na tanggal. Ibinalik ko din yung Graptopetalum mendocei and then, nilagyan ko na kaagad ng top dressing na black na sand. So, ako kasi sa mga arrangement ko, mas gusto kong gamitin ng mga sand as top dressing. Katulad ng mga sinasabi ko sa mga previous video ko, mas madali kasi siyang i-manage, ilagay sa mga arrangement. And then, mas mura nga din siya. So, ayan na yung cuttings na nakuha ko, yung Graptopetalum Myrinae from the head planter. So, yan. Itutusok ko lang to fill up the spaces kasi wala tayong makuha ang ibang cuttings. Hindi tayo pwede mag-cut sa rain or shine area ng mga succulent natin ngayon kasi humuhus yung ulan at wala rin akong balak mag-cut kasi alam kong uulan. So, pag kasi nag-cut ka tapos nabasa yung pinaka-stem at hindi pa siya nagkalus, nabasa, eventually magkakaroon ng stem rot. Sayang yung mother plant. So, huwag kayong mag-cut guys pag alam yung uulan or mababasa at huwag nyo didiligan pag nag-cut kayo ng mga mother plant nyo. Thank you.
the first white pot is done. So, ganyan lang kasimple yung arrangement. So, etong pot naman na to, the second white pot, actually, wala naman masyadong idadagdag dito. So, lilinisan lang natin kasi napakadami yung dried leaves, lalo na sa ilalim. And then, we have to refill the top dressing na black sand para pare-pares na sila ng top dressings na black sand. So, yan. Wala naman masyadong weeds kasi nga siksik siya. Wala na sigurong space para tumubog pa yung weeds. Although, meron akong nakuhang tatlong piraso maliit dito. So, yan. I-cover lang natin yung pot ng black sand. Ayan, and then dinisan natin. Yun, meron pa palang dried leaves. So, ayan. Then, kung nalagyan yung mga rosette ng mga echeveria or succulent na ng sand, so, linisan lang natin. So, eto na yung final look. So, eto naman yung third pot na white pot. So, tatanggalin ko yung kalankowi. Suggestion ko lang naman, pero kung gusto nyo pa rin gamitin ang kalankowi sa arrangement, okay lang naman din kasi maganda siya, colorful, lalo na yung kalankowi na kind na yun. Maganda yun kasi nagpi-pink and yellow siya pag super stressed. Ang problema ko lang kasi sa kalankowi is that pag sila ay sinama mo sa arrangement, napakabilis nilang lumaki, na-outgrow nila yung mga sakiran nakatabi. So, eventually, kakat mo rin sila. So, para sa akin, kung malaki yung sakiran arrangement mo, pwede. Kung malalaking basin, pwede siya. Kasi, ma-fill up niya talaga yung space. Pero, pag ganitong kaliliit na pot, na-realize ko na hindi pala siya magandang isama kasi na-outgrow niya, na parang giant na siya. Tapos, para mga dwarf naman yung mga ibang sakiran nakatabi niya. So, hindi magandang tingnan. Pero madaling buhayin ng mga kalankowi at maganda yung color niya. So, ayan lang. I-fill up ko pa rin siya ng Raptopetalum Myrinae, yung space na empty. Tapos, ilagyan ko din ng black dressing na sand. So, ayan, it's finally done. So, let's go to the last pot. So, ito, wala din tayo masyadong gagawin. I-refill lang natin yung top dressing niya ng black sand. And then, magtatanggal tayo ng mga dried leaves. Yun lang. Kasi okay pa naman itong arrangement na ito. Ang ganda nga ng jade plant dito sa center. So, para sa akin, pag gumagawa ko ng arrangement, wala talaga akong rules. Kung ano yung available na succulent na pwede kong i-cut at pwede kong i-fill up dito sa pot na arrangement na gagawin ko, yun yung ginagamit ko. Kasi, syempre, maganda gumawa ng arrangement kung napakarami mong succulent na available. And also, mas maganda sana kung colorful lahat ang ilalagay mo. May green, may whitish, may pink, may lahat. Kung may collection ka talaga na magagandang succulent, maganda talagang gawing arrangement yun. Kaya lang, since limited lang naman yung succulent na meron ako dito sa garden, so, kung ano lang yung pwede kong i-cut, yung may mga babies, and kung ano yung napropagate ko, yun lang din yung ginagamit ko pag gumagawa ako ng arrangement. Actually, guys, try nyo mag-arrange. Wala namang pangit eh sa arrangement. Kasi, kung gawa mo yun, syempre, sasabihin mo bang pangit. Lahat naman ng ginagawa natin maganda eh, diba? So now, let's take the final look and a closer look of the arrangement that we have done. So enjoy watching!
So, before we end this video, bigyan ko lang din kayo ng update para dun sa mga newly potted plants natin na in-unbox natin sa second and third unboxing video. So, ito, may casualty tayo. If you remember, yesterday lang, binlog ko yung nagbigay ng 3 flowers. So, upon checking now, nag-mashy na siya. So, ayan ang itsura niya. So, we have to fix it kasi pag hindi ko to inayos, magiging mashy na lahat yan. So, mahahawa na lahat ng leaves. So, I'm trying to save kung ano yung pwede kong masave. Pero, there's no 100% guarantee na makakasurvive itong planta to. Kasi, as in talaga, ang bilis nga eh. Kasi yesterday, okay naman siya. After a day, eto na, mashy na. Kasi pala, pag hapon kasi umuulan and gabi dito sa area namin. So, siguro na ampiasan siya. Wala naman ako mapaglagyan. Inilipat ko na nga ito, diba? Before na mentioned ko dun sa video ko kahapon na nakalagay siya sa afternoon sun. Nilipat ko siya dito sa may kabilang side ng table, which is morning sun na yung makukuha niya. So, wala talaga tayong magagawa. So, ayan na lang yung natira. Ayusin na lang natin sa pot. So, hopefully, let's pray na makasurvive siya kasi sayang naman. Anyway, I'm still happy hindi din naman kasalanan ni seller. So, 1 out of 35, isa pa lang naman yung may casualty. So, ayan. Dito naman, napaglaruan na naman ng housebird. Dito sa amin, napakadaming housebird. So, lahat ng nakapat dito sa mesa, pinaglalaruan nila. So, minsan nabubunot nila. So, I have to fix it. And then, magtanggal na rin tayo ng mga dried leaves. So far, konti na lang yung nakuha ko mga dried leaves eh. So, eto si Lola, ayan, remove natin yan kasi baka mahawa pa yung ibang mga leaves niya. So, ayan, mabilis namang makuha eh. Ganda ni Lola, diba? Sana mabuhay siya. And then, eto yung natatandaan nyo, eto yung nag-mashy na malaki. So, let's check kung okay pa yung stem niya. So far, wala nang mashy leaves. And then, clean na yung kanyang stem. So, I'm happy. So, hindi madadagdagan yung casualty natin. So, that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today's video and the arrangement that I made. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your friends, family, and relatives. So, bye for now. God bless us all. Thank you for watching. See you on my next video. Bye.